Martes, 22 ng Agosto, tumulog sa Bitag Action Center si Cindy Cruz. Ito'y upang humingi ng tulong hinggil sa kanyang minor de edad na anak na si Carla. Tinangay umano si Carla ng isang 24 anyos na lesbian o tomboy sa Tagaytay City. Landed immigrant mula sa Canada ang mag-ina, kaya't ganun na lamang ang pag-aalala ng inang si Cindy dahil 6 na buwan lamang sila pwedeng manatili sa bansa. So umuwi kami ng January 17 dito, and then bumalik kami ng August 25 sa Canada. And then may reason ko ba't bumalik kami uli ng May 3, kasi nagkasakit ako noon, so nagpagamot ako. And then doon ko nalaman na nga may relasyon sila. Agad kumilos pronto ang Bitag at nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development Region 4 para sa agarang pag-rescue sa anak na si Carla. 17 mo bukas. 17 years. Yung anak ko po. Ah, anak mo. Ay, kay ikaw ang mother. Nalaman namin na nandun doon. Tapos ayaw umuwi sa amin din. Kasi nga, nagalit siya dahil pinag-iwalay ko sila ng anak ko. Kasama ang mga social worker ng DSWD Region 4, tinungo ng Bitag ang Tagaytay City. Sunod na tinungo ng Bitag ang police station sa Tagaytay City at agad na plinano ang gagawing rescue operation. Dati will be moving on my direction. Walang tinatawag na individual movement dito. Okay? Opo, kasi ka-text po nung kapatid kong isa sa Taguig, yung tomboy. Okay. Nasabi na nasa kanila si yung anak ko, ang gusto lang nila yung passport at ticket. Dahil ayaw na rin sumama sa akin yung anak ko. Hindi, dito lang, eto po, bahay. Yan, papasok. Pepe ko ng Tagaytay. Ano? Si Jay. Pagdating sa bahay ng suspect na tomboy kung saan tinago ang Canadian citizen na minor de edad, panoorin ang sumunod na eksena. Hindi kahit na minor de edad to, hindi niya ang sabi niyo. Hindi ho, maghintay lang po tayo nung matanda. Okay. Lang po sa akin. Ito anak ko. Okay. Ito yung anak ko. Okay. Would we go? Let's go. Please. Please. Saglit lang po. Please. Basta, let's go. May kasama kami DSWD. No. B. Malalagay kayo sa anak. Malalagay kayo sa anak. Eto na nga, kinukuha na ng magulang kasama ang DSWD ang minor de edad na bata. Pumapalag pa rin itong si Tomboy at nakisali pa ang mga kapatid. Kahit na minor, bakit tinanggap nila? Tinanggap nila! Trespassing kayo dito! Trespassing kami! Dito, sa pilitan ng kinuha ng mga pulis at DSWD social workers, si Carla upang dalhin sa presinto. Mama, 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 mama,
sa presinto. Agad tumawag ang nag-aalalang ama na minor de edad na mula pa sa Canada, nagmamakaawa na umuwi na. Mas naman kailangan pa niya magdamay ng pulis, alam naman ni mama ni na nandun ako. Legal yan lang ginagawa namin, legal. Masasama naman ako na maayos, ba't kailangan ganito? Pag-usin na kami kasama, hindi na sumama ng maayos eh. Kami pa kaya nakuha sa'yo. Bumalik ka na, tumama ka na ng maayos, anak. Huwag mo na kami bigyan ng malaking problema. Sige na, please lang anak, pagsaka na tayo mag-uusap. At sa hindi inaasang pangyayari, pagmasdan ang mga sumunod na eksena na ikinagulat ng DSWD at ng grupo ng Bitag. Nanay ako! Naintindihan mo? Nanay ako! Tinanggap ko, di ba? Ano sabi mo sa akin sa sulat? Wala kang ibibigay na hindi ko kahit na sasaya bakit linaliwa ko sa tomboy. Tiling matigas pa rin itong si Tomboy na si Jaycel. Ganon din ang ilang sa mga kamag-anak nito, maliban sa ama ni Jaycel. Dito, makikita ang pagmamakaawa ng ama ng suspect na Tomboy sa ina ng minor de edad. Tulad din ang pagmamakaawa ng ama ng minor de edad na nasa Canada. Tomboy, ang aking anak. Kung maaari na ikuha pa sa'yo, huwag mo lang hihabla ang aking anak. Kung maaari, luluhod pa ako sa iyo. Huwag mo na ireklamo ang anak ko. Talaman yun na may Tomboy mo kung maaaring ako'y pagbibigyan mo. Ayaw mo. Matapang eh. Sige, ayaw mo na. Ako sa akin lang, hindi ako nagsama ng pulis para ihabla. Alam nila yon. Yung suporta lang kailangan ko dahil may mga kamag-anak kayong pulis. Sama-sama kayo, magdidipanda. Nagdesisyon na lamang ang ina ng minor de edad na si Cindy na sampahan ang kaso ang Tomboy na si Jaycel ng abduction of minor. This is a rescue operation of minor wherein the DSWD of Tagaytay as well as the region DSWD joined together to have that rescue operation. Actually, if Mrs. will file a case against the Tomboy, he will be charged for consented abduction. Talagang tungkulin ang amin dito sa opisina ng DSWD sa Tagaytay na may mga reklamong ganyan, sumasama kami. Kakasuhan namin yung nagkuhan sa kanya, yung nagkupkop, pwede namin kasuhan yun. Abduction of minor. At ang kanyang anak na si Carla ay pansamantalang mananatili sa pangangalaga ng DSWD hanggang maiuwi muli ito sa Canada. Hindi stilo ng Bitag ang makialam sa anumang personal na problema. Lalo na pagdating sa pamilya. Pero oras na may nakitang kamalian ng Bitag, hindi magatubiling panghimasukan ng Bitag ang kapakanan ng biktimang lumapit sa amin.